sa freelancing mini-series natin sa Freelancing with a Heart. Kung nagsisimula pa lang kayo ng freelancing at gusto nyo matuto from scratch, tapos na-overwhelm kayo, sali kayo sa group na Freelancing with a Heart Community. Tapos punta kayo sa units. Nandun lahat ng video na to. Sunod-sunod, pati yung ibang resources na free. Hi! So, napag-usapan natin kahapon kung paano yung pag na-reject ka ng Upwork. Tapos sabi ko, meron pang ibang platforms. Pag-usapan natin ngayon kung saan platform ba kayo. Kung saan yung platform na mas bagay sa inyo. So, saan yung pinakamagandang platform for you. So, syempre, hindi ako makakapagsabi kung ano yung magandang platform for you kasi kanya-kanya yan. Based sa skills mo, based sa experience mo, based sa kung maraming factors, kung ano yung mas babagay na platform sa'yo. Ikaw lang ang makakasagot yan. Pero, bibigyan ko kayo ng guidelines kung paano natin ma-determine kung ano yung platforms na mag-work para sa atin. So, yun. Bago tayo mag-start, mention ko lang din ulit, dun sa groups, punta kayo sa units, nandun yung platform list na gawa ni Mark D. Hanapin nyo yung legit freelancing platforms na file. So, ako yung nag-create nun, pero si Mark D yung nag-post. Ako yung nag-create ng document. So, pero si Mark D yung nag-compile nun. So, hanapin nyo dun yung list. Tapos dun nyo tingnan yung mga pwede nyo applyan. Tapos unang-una bago ka mamili ng kung anong platform yung pupuntahan mo doon, determine mo yung skills mo. Ano ba yung skill na i-offer mo? Like for example, gusto mo mag VA. Pinaka common sa VA is hourly, 'di ba? So most probably hindi ka na magko-concentrate sa mga storefront platforms katulad ng Fiverr, katulad ng People Per Hour, ganun. So, doon kasi doon sa mga platforms na yon, para siyang meron kang storefront, magpo-post ka ng gig mo. So, kunwari ako sa Fiverr, I will write, 300-word trending article for you. For $5, ganon. So, ipopost mo yung gig mo na yun. Tapos, yung clients, parang siyang nagsha-shopping ng mga gigs ng freelancers. Ayun. So, ganon yung Fiverr at saka yung mga ibang platforms. Kung VA ang gusto mo, most probably hindi ka para doon. Doon naman sa Upwork, sa Goland, sa mga ganon, usually, para siyang job marketplace. So, instead na ikaw yung nagpo-post ng gig mo ng kaya mong gawin, si client yung nagpo-post ng kailangan niyang freelancer. So, for example, magja-job post siya na kailangan niya ng VA na ganito, na ganito, na ganito. Tapos, ikaw VA ka na ganun. So, pwede ka mag-apply sa kanya. Yun. So, ganun yung mga job marketplace. Tapos, yung mga parang storefront platforms, yung mga Fiverr. So, determine mo yung skill mo na gusto mong i-offer, tapos tingnan mo kung saan banda ka ba pwedeng gumawa ng profile. Number 2, determine your schedule. So, depende sa schedule mo. May work ka ba? Full-time ka ba sa office? Or stay-at-home mom ka ba? Or part-time sa tindahan. So, mga ganon, i-determine mo yung schedule mo tsaka kung ano yung ilang oras yung kaya mong i-offer as a freelancer. Kasi, for example, may work ka, tapos as needed yung work mo. Yung kumbaga, pag tinawag ka nung boss mo, kailangan mag-work ka. So, probably, hindi ka pwede sa fixed shift kasi yung fixed shift na yon dapat doon sa oras na yon na sinet ng client mo online ka, paano kung tinawag ka ng boss mo, diba?
So, isa pa, yung mga moms, yung mga mommies. Syempre, mas gusto nyo kung yung kapag nagtawag yung anak nyo or yung pag kailangan na siyang sunduin sa school, may time ka para sunduin yun. So, kailangan yung hahanapin nyo, yung flexible, yung pwede mong gawin kapag nandun ka na, ay pwede mong gawin pag may oras ka. Instead of yung fixed shift nga, medyo mahirap mag-adjust. Depende sa schedule mo. Lalo na kung yung full-time office work, o full-time yung office work mo, hindi ka talaga pwede yung fixed shift kasi baka hindi mo ma-ano dun sa oras, diba? So, most probably, dun ka sa ano, flexible or dun sa per project, fixed price, ganun. So, determine mo yung schedule mo kung ano yung kaya mong bigay sa freelancing. Number 3, determine the contract type you want. So, yun na nga, pinag-usapan natin. So, kung gusto mo ba ng hourly? Hourly, lalo sa Upwork, guaranteed yun. Kasi lahat ng oras na trinabaho mo, babayaran ng client weekly. Ang fixed price naman is per project basis. Like, pero pwede rin siya maging monthly. Ah. So, for example, writer, magsusulat ako ng one article a day. Tapos, bayad niya is every end of the month. So, fixed price siya, pero regular yung bayad niya. So, yun, pwede kayong maging ganun or pwede yung as needed, parang fixed price din siya pag may kailangan lang yung client. Perfecto dun sa mga nag-o-office. So, kunwari, nag-o-office ka, tapos yung time mo talaga is 2 hours lang pagka-uwi mo. So, pwede ka dun sa mga per project kasi pag-uwi mo, pwede mo pa siyang gawin bago mo siya ipasa. Or pwede mo siyang gawin sa bus or sa biyahe, sa traffic, ganyan. So, yun. Tapos kung marami ka namang time, pwede ka dun sa hourly. Kasi dun sa hourly, talagang uupo ka. Hindi pwede yung distracted ka sa bata or distracted ka sa gawaing bahay tapos saka ka magtatrabaho. Pag nag-hourly ka, dapat talagang focus ka doon sa pinagtatrabahuhan mo. Within that hour na sisingilin mo sa client. So, yun. Determine nyo kung ano yung gusto nyong klase ng contract. Tapos, kunwari nga, gusto mo ng hourly, edi hindi ka napupunta sa Fiverr, dun sa mga ganun. I-research nyo yung mga platform. So, gusto mo may time tracker. So, syempre, pupunta ka dun sa mga Upwork, sa Golance, ganyan. Yung ibang platform kasi, parang sarili nyong time tracker yung gagamitin nyo. So, research nyo yung platform, tas ano yung klase nung mga gusto nyong gawin as a freelancer, tas kung pwede ba siya dun sa platform na yun. Huwag lang yung basta nakita nyo yung list, gagawa na kayo lahat ng profile dun. Syempre, yung mga iba hindi mo naman magagamit, diba? So, determine mo na kung ano yung magagamit mo bago ka gumawa ng profile. Yun. Number 4, shortlist mo na yung mga platforms na pwede mong gawa ng profile. So, yun na nga. Nag-research ka na, diba, kung ano mga platforms to, kung ano mga klaseng jobs yung mga nandito. Tapos, alam mo na yung skill mo, alam mo na kung ano yung contract type na gusto mo. Dun sa mga na shortlist, dun ka gumawa ng profile isa-isa. Number 5, create na ng profile doon sa list na shortlist mo. Tapos, for example, dun sa first week mo, mag-a-apply ka ng 5 applications per profile. Tapos, habang tumatagal, habang next week, ganyan, mag-concentrate ka doon sa kung saan ka nakakakuha ng results. Ayun. For example, ako, nung nagsisimula kasi ako, parang nag-research ako ng mga profile, parang ano pa kasi, parang 2012, nag-research ako ng mga profiles na, ay platforms na mga pwede kong gawan na pwede kang kumita online. So, syempre nakita ko yung Odesk pa si Upwork noon. Tapos si Elance, naging Upwork siya nung binili ni Odesk si Elance, tapos Upwork na siya, pinagsama. So, yun yung pinaka-top noon. Tapos, freelancer.com, Guru,
Yun. So, ang ginawa ko, parang nag-list ako sa notebook ko. Tapos, parang nakadalawang page yata ako ng notebook ko ng profiles. Ginawan ko sila lahat. Meron akong parang outsourcely, meron ako sa Fiverr, meron ako sa People Per Hour, ganun. Tapos, ng mga first week, syempre, nag-apply ako dun sa mga platforms. Tapos, kapag may natanggap akong reply dun sa mga yon, dun ako nagko-concentrate. Yun na yung ginagawa ko. Hanggang sa yung bandang huli, ang meron na lang ako is Elance, Odesk, Freelancer, and Guru. Yung apat na yun yung natira sa akin. Tapos, dun ako nag-concentrate. Hanggang sa maging parang stable na sunod-sunod na yung ano, nagbitaw na rin ako sa Guru at saka sa Freelancer nung sunod-sunod na yung projects doon sa Upwork at saka sa Elance. Ayun. So, kayo, ganun yung gawin mo. Focus kayo doon sa kung ano yung swak doon sa skills and doon sa schedule mo, sa contract type, ganun. Tapos, apply kayo. Make sure na everyday may galaw siya. Huwag yung iiwanan lang. Hindi naman kasi siya yung iiwanan mo lang yung profile mo, tapos mag-a-apply yung mga, I mean, magko-contact yung mga clients. Yan. So, mag-a-apply ka talaga. Galawin mo siya araw-araw. Tapos, kung saan ka mas nakakakita ng response doon sa mga clients, doon ka mag-concentrate. Hanggang ma-narrow down mo kung ano na lang yung mga profiles na nag-work sa'yo. So, yan. Mga nag-work kasi sa akin, hindi necessarily mag-work sa'yo. Nag-work doon sa ibang coaches, doon sa ibang tao, not necessarily mag-work sa inyo. So, trial and error pa rin to. Tatry mo lahat ng pwede mong itry na profile. But, yun na nga, nakalista na sa Freelancing with a Heart yung listahan ng profiles na pwede mong itry. So, yan. Simulan mo doon.